you need to learn these two skills in order to be rich, right? Alright, second vlog, bago tayo mauwi. You need to learn these two skills in order to be rich, right? Just right now, I'm watching Tennis skills that are hard to learn but will pay off. Or si Danlock and everyone is telling about skills, di ba? And I remember Danlock, meron siyang triangle of wealth. Isa dun sa part on triangle is skill. So basically, it's when you want to become rich, when you want to become successful, and you really want to reach your goal, is to develop your skills, di ba? Like, kagabi ang vlog ko is, don't forget to develop your skills, or God's gift to you para tayo yumaman. Yung gift ni Lord sa atin, they come in form of skills, di ba? So, dun pa rin tayo sa skills. Sabi ko sa iba kong kino-coach, dami kasi nilang gustong gawin, like they want to venture into business, they want to go abroad, they want to do this investment. Wala mang problema sa tatlo na yan. If there's an opportunity, you go to abroad, kaya lang may limit lang ang time, ha? Let's say 3 years lang, 5 years, maximum 5 years, then go back here. Business, wala tayong problema. Sabi ko nga, business pa rin ang number one na makapagpayaman sa tao, okay? Investment's also good for long term. Lahat na yan, it's okay. But don't forget, okay? Don't forget na meron tayong skills that are waiting para mag-explode, alright? So, dun muna tayo mag-focus ngayon. Dun muna tayo mag-focus. Tingnan muna natin, let's work kung ano yung pwede natin gawin. Let's work inside us, di ba? Sa sarili mo muna. Sabi ko nga, ikaw, tayo as an individual ang yaman natin eh. Ang dami nating skills, ang dami nating mga bagay na pwedeng gawin sa buhay natin. Hindi lang natin sila na-discover, hindi lang natin na-explore, and hindi natin nagagamit, okay? So, this morning, let's have these two skills na pwede natin gawin. And I experienced this. Sila, itong dalawa na to nakapagpabago sa buhay ko, na talagang nagbago in terms of finances. Lumawig talaga eh. I'm not expecting na mag-triple ang income natin. Yung six-figure income na pinapangarap ko lang. So, it's happening more than a year na because of these two skills. Okay? Number one skill that you have to learn. Learn to teach. Right? The skill of teaching people. Right? Not only as a teacher. Okay? But it's teaching people. It's motivating people. The skill of helping people to realize their present status. It's helping people to make them feel that they have this potential, that they can still change their lives, that there is still future. Teach people. Okay? Eh, Doc G, paano ba? Marunong ako magturo sa classroom eh. Okay? So, okay naman yan. Walang problema. Sala naman teachers. Okay, you can start there. Right? So, basically, kung ikaw teacher, simulan mo na dyan. So, learn the art of talking to people. Learn the art of listening to people. Alright? So, okay na, it's okay. Right? Kung di ka naman teacher, you can practice. Okay? You can learn this skill. Okay? So, paano ba? Ano yung mga specific or small skills for under this teaching people? Number one, just like what I'm doing is conducting a seminar. You can be a speaker. Baka hindi mo lang nadi-discover, kaya mo palang magsalita. Dapat hindi ako marunong magsalita. You know, if there is one people na pag iniisip mo, imposible talaga maging speaker, ako na yon. Alam mo, hanggang ngayon may nakakwentuhan ako ng mga classmates ko nung college, teachers ko, somebody who knew me when I was in college, nagugulat talaga sila, speaker, kahit hindi lang speaker, rockstar talaga. Paano ko naging rockstar speaker? Hindi ko rin masagot eh. Anong nangyari? Basta alam ko lang, dinesire ko mabagong buhay ko, and let things slide. So, nung nagkaroon ng opportunity, I talk, I speak, di ba? Then, that's it, that's a formula. Di ba? So, subukan mo ko nung kaya mong gawin. Alright? So, huwag mo isipin na,
I'm the worst when I was in college, ganun. And I'm also the worst. Do you know my grade? One of my lowest grades in college is public speaking. Hindi ako mapagsalita. Yang-ya talaga ako. I remember, nakiusap pa ako sa teacher ko. Sabi ko, dito na lang, sa office na lang ako mag-recite ng... Para meron kami ano, igagawa ka ng ano mo, ng piece. So, tapos i-deliver mo siya sa klase talaga. High school pa lang, hindi ko na kaya eh. High school pa lang, wala na akong chance. Sabi ko, ano ba to? Diba? Then college, gagawin mo pa talaga yung talk mo. Ang topic ko na, napilitan ako, fear death. Fear death. Feel the fog in my throat. Parang ganun pa yung fear death. Yun yung ano ko eh. Talaga yung minutes na dinideliver ko siya, I want to die. Hiyang-hiya ako, tapos hindi ko alam kung paano. Anong gagawin sa mic ko, anong gagawin ko sa mga... Grabe. Pero now I'm a speaker. And I can say na... Ang sarap palang maging speaker. Ang sarap palang magturo. Plus, aside from the money that you'll be receiving after the seminar, you know, malaking tulong yun, yung you get paid, you can charge what you, how much you want per hour, di ba, per session, pwede, per day. So, bahala ka kung anong gusto, paano mo gusto magpabayad. Maraming companies, maraming schools na willing magbayad sa'yo, di ba? So, plus the fact na after that session, may mag-message sa'yo, Doc D, salamat. Lalo na yung mga ano, yung una kong seminar talaga. The first time I talked to Holy Angel University, sobrang dami nag-message sa akin. If you're going to look at my FB page, kalahati yata mula Holy Angel University talaga. Kaya loves na loves Holy Angel. So, ang dami nag-message na nabago na yung buhay nila, di ba? Hindi naman nabago dahil sa akin. Na-inspire sila, di ba? Na-inspire silang gawin to, magkaroon ng positive mindset. Kasi that time, that's my team eh. Positive mindset, di ba? How to love your students, something like that. So, marami na challenge, okay? So, teach, you can be a speaker, right? So, at what else? Ano pa yung form of teaching is, what I'm doing, coaching. You coach people, di ba? So, baka you are expert in one thing. So, pwede kang mag-coach, okay? Pwede kang, like, you know, I'm a wealth coach, right? Or kung successful ka sa isang field, pwede kang mag-coach basketball, coach ka ng basketball, coach ka ng volleyball, sports, di ba? Music, pwede ka rin mag-coach. Wellness, pwede kang mag-coach. So, kung ano yung isa mong expertise, pwede mong gawin. Kung magturo ka ng 1, 2, 5, 10 people, so pwede yan. You just have to start, alright? Start ka lang. So, Dr. G, paano ba? I can coach you. Okay? Kung gusto mo maging speaker, maging coach, I can mentor you. So, tawagan mo ako. 0939-5254-311. Alright? So, I'm telling you, this is skill. Teaching people is amazing. It can change your life. Financially and personal development. Kasi sinasabay mo na rin sarili mo eh. Nagbabasa ka. Dinidisiplina mo na rin sarili mo. Wala na may speaker na. Walang disiplina yung sarili eh. I bet you can't survive. No one will hire you if your life is a mess. Nobody will get you as their coach if you have a wasted life. So, yung buhay mo, sinasabay mo siya sa pagiging maayos. Wala kang choice. Wala kang choice kundi maging maayos. Sabi ko nga, when I was talking to one of my friends, assistant ko pala, sabi ko, I cannot afford one public mistake that will ruin everything in my life. Diba? So, ganun eh. So, you are also improving yourself. Nalagay mo sarili mo because you are a public figure. Diba? Marami kang fans. Diba? So, ganun yung nangyayari sa buhay mo. Nag-gain ka na financially. Marami ka natutulungan. You're doing your mission in life. And third, nice din buhay mo. And isn't it amazing maayos ang buhay mo? Sa lahat ng maayos ang buhay, you have a peaceful life. Sa lahat ng mga taong kinokomplikado ang buhay, mahirap. Kahit marami kang pera, mahirap. Alright? So, that's the first skill. Second skill na dapat nating matutunan, okay? Sales. Okay? Selling something. How to sell something. It's a skill na nakakapagpayaman din sa tao. Yung pwede mong kitain sa sales, it's unlimited.
unlimited. Sabi, kaya sabi ko rin sa mga kino-coach natin, try to sell something, anything, kahit ball pen, panyo, mugs, t-shirt, sell something. Diba? Maging agent ka ng mga insurance company, maging agent ka ng hindi lang insurance company, ng mga subdivision, real estate. You just have to sell something. Kasi unlimited din pwede mong gamitin eh. Ay, kita eh. You will just use yung mga 2 hours of your time a day, 1 hour a day, posting sa FB mo, talking to clients. Diba? Pag na-convince na yon, ito na. By the way, I have a session for that, how to increase your sales, di ba? How to help, how to make people, how to move people to buy something from you, right? So, I have the secrets there. So, message mo lang din ako, I can coach you, yeah, di ba? So, ano yung mga sales na ginagamit natin? Ginagawa na, like, for example, through my YouTube channel, I'm endorsing different companies, different products. At ang dami na. So, that's one of my major sources of income. Binibigyan ng commission ng mga companies, like, you know, marami na. Madami na tayong companies na in-endorse. Now, monthly, I'm receiving notice, so, nasa din deposit nila sa banko. Pupunta ko sa isang lugar, I'll get my check. O kaya naka-deposit nila, tinutuloy na sa investment ko. Diba? So, I'm selling something through my YouTube channel. So, something like that. So, you have to sell something. Yun yung isang aralin mo ngayon. Kanina lang, my first vlog is about side jobs of teachers. Diba? Yung side job ng teachers. So, ano ba yung mga pwedeng side jobs ng teachers? Online selling. Diba? So, if you want to start selling, I can connect you. 2,400, pwede ka na mag-online selling ng mga dress, mga RTW, mga shorts, everything. Or, if you want to start your overrun business, 5,000 lang yan, pwede na makatang itong neck kay Ma'am Isabel, isa kay Ma'am Ann. So, tawagan mo lang ako. You can start with this small business venture that you are selling something. Right? Then eventually, the dami na yan, lalawig na yan, di ba? So, nag-start ako, nag-advertise lang ako ng mga sari-sari store, bigasan. So, hanggang sa naging Avida Tower na, di ba? Sun Life na, IMG, Kaiser na. Marami na tayong mga companies na in-endorse and they're, increasing their sales. Like yung isa, nag-increase ng, I think, 40% ang sales niya within a month. Diba? So, something like that. Okay? So, these are the 2 skills na pwede mong gawin. Teach people, sell something. Right? Kung paano, I can help you. Message mo ko sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright? So, please share this video sa lahat makibigan natin. Kahit OFW, kaya nyo itong gawin. Mag-coach kayo dyan. Kung possible, if possible lang ha. Or you have to sell something. And dito, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, share din natin para sama-sama tayong mabago at mula na ating buhay. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go!